Kapag ka sinusuportahan mo pa rin si Sara Duterte, pero alam mo na kung ano ang ginagawa nito sa pondo ng bayan, tanga ka na. Ayan na, prangkahan tayo mga tol. Wala namang problema sa sumuporta sa politiko. Pero kung harap-harapan na tayong ginagago sa buwis na ibinabayad po ng natin sa ating gobyerno, eh katangahan na po yun. Yan, hayagan po natin sasabihin yan dahil lantad na lantad po kung gaano po tinatarantado ni Pusit ang pondo ng ating bayan. Tapos may gana pa silang magsalita ng mga ganitong kataga. Ano ang reaksyon nila sa nangyaring hearing kahapon sa House of Representatives? Basahin po natin ito mga tol. Ganito, panangangatwiran itong Office of the Vice President. October 17, 2024. Unahin po natin ha, yung pagsagot nila doon sa mga paghahayag na nalaman po natin kahapon sa hearing sa House of Representatives. Statement on the ongoing inquiry of the House Committee on Good Government and Public Accountability. The Office of the Vice President maintains that the ongoing legislative inquiry by the House Committee on Good Governance and Public Accountability is unnecessary. Naniniwala ba kayo dito mga tol? Hindi ba kinakailangan ang isinasagawang pag-iimbestiga ngayon ng House of Representatives? Bakit ganon? Eh di ba, dapat alam natin sa pamamagitan ng tinatawag na check and balance kung ang mga batas ay nasusunod. Lalong-lalo na kung ang pondo ng bayan na tayo pong mga mamamayan ang nagbubuwis ay nagagamit po sa tama. Tapos sasabihin ng Office of the Vice President, unnecessary ito. O, ano ang katwiran nila? Bakit daw po hindi na kinakailangan ito? Because it does not satisfy the requirement enshrined in the Constitution regarding inquiries in aid of legislation. Ganon. E nalalaman na nga natin ngayon sa pagdinig na kinakailangan paigtingin pa ang pagsusuri na isinasagawa po ng Commission on Audit sa pamamagitan ng pagbalangkas ng batas. Tapos sasabihin nila ngayon kasi hindi daw po ito parte ng nakasusulat sa ating konstitusyon. While the OVP recognizes the power of the lower house to conduct such an inquiry in aid of legislation, the ongoing congressional probe, which stemmed from privilege speech number 379 of the Honorable Rolando Valeriano last September 3, 2024, is not in aid of legislation. Grabe ito mga tol. Eh anong tawag nyo dun sa ginagawa nila ngayon? No? Yung hearing na ginagawa ng HOR ngayon, nakikita nila yung kapalpakan sa sistema. Biruin mo, acknowledgement receipt lang, sapat na sa COA para paniwalaan yung isang ahensya kung paano ginagasta, in particular yung confidential funds. O, dapat bumalangkas ngayon ng batas na magtutuwid sa maling sistema na yan. Tapos sasabihin nyo rito, Office of the Vice President, hindi yun nararapat. Katangahan to. Ha? Kasi sineserve ninyo ang interest ni Pusit. Naka ng teteng. Ngayon, puntahan po natin ang balita. Ito yung mga nakakabwisit habang pinapanood po natin ang hearing kahapon. Pakinggan po ninyo ito. Ipinasabi na ng komite sa Kamara ang anim na opisyal ng Office of the Vice President na no-show sa pagdinig kanina. Doon lumabas ang paggastos ng OVP ng 16 milyong piso para sa pagrenta ng 34 na safe house sa loob ng 10. Dito ang pag-uusapan pa lang natin, OVP lang muna. Tapos meron pa rin issues sa DepEd nung siya'y namumuno. Pero focus tayo sa OVP lang. In a separate live streaming, marahil ay pag-usapan natin yan. Yung DepEd naman. Pero inyo, 16 million pesos. Ginasta para sa pagbabayad ng safe house sa loob ng 11 araw. Eto, meron tayong katol na hindi ko papangalanan. I do not know kung binanggit ito sa House of Representatives kahapon
dahil hindi ko nabuo na panood ng buo ang hearing. Pero itong isang katol natin, ipinaalam sa akin na ang isang, siguro hindi naman ito libelous eh. Ano? Pero iririsk ko ngayon yung sarili ko rito. Unahin ko, hindi natin sinisiraan ang resort na ito. Ito ay binigay lamang ng isang katol na hindi natin papangalanan at sinasabi ayon doon sa kanyang impormasyon. Kaya nagtatanong ako kahapon, magkano ang accommodation dito sa Balesin Island Club? Kasi may mga magpapatotoo daw dito na mga tao eh. Kung nanaisin daw po ng House of Representatives, pwedeng mangyari. Huh? O, tanungin na lang natin, magkano kaya ang accommodation dito sa Balesin Island in relation dito sa pinag-uusapan natin? O, ang sarap pumunta dito. Napakaganda ng lugar, oh. Siguro kung meron akong 125 million pesos confidential funds, o malabo namang mangyaring mga confidential funds, siguro na lang kung meron akong 125 million pesos, kapag ako'y tumama sa loto at nagkakahalaga ng 125 million pesos, problema, di ako nataya, pupunta ako dito. Ha? Di ko alam eh. Basta, ang tanong, magkano kaya ang mga amenities na ito? No? Tingnan na natin, make a reservation. Ito po ay saan ba matatagpuan? Balesin Island. Tingnan niya natin, make a reservation. Kunyari, meron akong 125 million pesos. Ba't ang bagal ng internet ko bigla? Nagloloko na naman tong computer ko, katulad ng pangloloko ni Pusit. Eh, kapapagawa ko lang kahapon. Oo, ganito lang pala ang gagawin, no? Ako, nakita niyo email address ko. Okay lang yan. Oo, email ko. Tapos may membership pa pala rito. No? Ibig sabihin, hindi ka pala makakapunta dito kung hindi ka member. Oh, full name. Member's email address. Tapos may membership type pa, oh. Corporate, Platinum, Diamond, Gold. Oh, anyway, mukhang maganda tong Balesin Island. Kaya sa mga nakakapanood sa atin, ha, eh, kung may pera po tayo, pumunta po tayo dito. Mukhang napakasayang pumunta dito. Yo. Talagang once in a lifetime experience po ito. Oh, balik tayo dito sa balita. Isang araw, nakatutuklay si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng House Committee on Good Government ay binusisi na mga mambabatas ang ukol doon sa mga nirentang safe houses ng Office of the Vice President na ginastosa o ginastosan ng milyong-milyong piso mula sa confidential funds. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, lumalabas na nagbayad ang Office of the Vice President ng 16 million pesos para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. 16 million pesos? No? 16 million pesos sa 34 safe houses. Divide natin sa 34. Bali pumapatak ng 470,588 each. Tapos divide natin sa 11 days. Daily, naglalaro sa 42,780 pesos ang bayad sa isang safe house. Grabe to. Eh nung nasa VIP pa ako, merong yung boss na binabantayan namin, bilyonaryo eh, natulog isang gabi sa isang penthouse sa Ortigas. Napakalaki ng penthouse, mga tol. Sa totoo lang. Ito, ini-illustrate ko lang sa inyo ha, kung ano yung amount para sa
sa inaccommodate, para sa accommodation ay binibigay nila. Ano? Yung penthouse siguro parang ang laki ay yung taas nasa kalahating court, half court. Half court ng basketball court. Tapos yung master's bedroom siguro ang laki ay mga apat na standard na kwarto. O, tapos meron ding isang kwarto pa na mga ang laki ay nasa dalawang kwarto. Tapos meron pang quarters room kung saan doon natutulog yung mga driver, bodyguard, house help. O, malaki rin yun. Mga isang kwarto ang laki. Tapos may mga bunks. Ganoon yung accommodation. Ang isang gabi noon ay 45,000 pesos sa aking pagkakatanda. Oh. Ganun kaya yung safe house nitong Office of the Vice President. Ano? Kasi parang walang pinangalanan mga tol eh. Itong ipinapakita po natin na isang resort, hindi naman po ito binanggit sa House of Representatives yata kahapon. Meron lang nag-send sa atin na isang katol na merong kaalaman na kahit magkapitpitan tayo ng bayag, hindi ko sasabihin kung sino. Siyempre, pangangalagaan natin yung identity niya. But again, I am not saying na dito nagpunta, itinago o ginawang safe house ito. Sinare lang natin yan, baka sakaling mapansin, maimbestigahan din ng House of Representatives. Oh, tuloy natin ang balita. Manteting na yan, 16 million. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng ting 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Tinanong tungkol dito ang Commission on Audit. Para sa 11 days. Puntahan natin yung mismong pangyayari kahapon. Medyo bilisan natin yung pagsasalita dito para yeah, lagay natin ito. Ito. So far as the confidential fund of the Commission. Masyadong mabilis. Masyadong mabilis. Gawin lang natin. Normal na lang. Ganun din naman yun. Sir, could you give us how much is for the rental of safe houses? How much would be the amount for purchase of information? Do we have the number of acknowledgement receipts submitted by the OVP? Now, what is disappointing dito? Kasi parang lumalabas na ministerial duty na lamang ang nangyayari sa COA. Natatanggapin lang nila kung ano man yung ipresentang resibo. Tapos, basically, hindi na nila ginagawa yung tama talagang pagsasaliksik kung paano ginagasta ang pondo. Pero walang magawa din yung mga kongresista eh. Kasi may pinagbabasiyang circular na sinusunod lamang ng COA. Kaya nga sabi ni Congressman Abante dito, hindi naman niya sinisisi itong COA. Ano? Hindi nila tinatanong ito dahil sila yung gumasta ng pondo. Tinatanong nila dahil ito yung trabaho ng COA. But unfortunately, because of that circular na mapapakinggan natin mamaya, nalilimitahan lamang sa ganong aksyon ng COA. Tapos sasabihin ngayon ng Office of the Vice President, this is unnecessary dahil hindi daw po ito hearing in aid of legislation. Nako! Kaya nga nagkakaroon ng ganitong hearing ngayon. Kasi nalalaman na yung circular na yon dapat baguhin at higit sa lahat dapat mas palakasin pa yung kapangyarihan ng Commission on Audit para magbusisi in particular sa confidential funds. At mangyayari lamang yan kung merong batas na magtatakda sa kanilang mandato para doon. Diba? Ano to? Hahayaan na lang ng Kongreso? Hahayaan na lang ng taong bayan na ang isang ahensya ng gobyerno kapag binigyan ng confidential funds, sapat na yung resibo lang? Ano yun? Tiwa-tiwala na lang? Paano kung manluloko yung taong gumagawa? At in this case, mukhang ganun yung ginagawa sa atin ni Pusit. Makakaligtas na lamang?
Magteting na yan. Huwag niyong sabihin na hindi kinakailangan ang hearing in aid of legislation na ito. Kailangan ito para sa isang batas na poprotekta sa buwis ng taong bayan. Nilulustay ng tambalustay? Tapos okay lang sa atin? Hindi pa pwede yun. For what account, Mr. Chair? Rental of safe houses. For rental for the period fourth quarter 2022 po. Yes. It's 16 million po, Mr. Chair. Rental of safe houses. Yes, Mr. Chair. The rental is for 11 days. Would you agree with me? Yes, Mr. Pero mukhang mas tama yung sinasabi rin ng isang manonood natin dito. Kasi itong ipinakita natin na resort, baka hindi naman talaga itinuring na safe house ito. Baka pinuntahan lamang. Kaya baka mas tama yung sinasabi ng isang manonood natin na imaginary lamang itong mga safe house na to. Kasi wala naman talagang ebidensya eh. Even ang Commission on Audit, sinasabi nila, hindi nila alam kung meron ba talagang safe house eh. Basta pinaniwalaan lang nila yung resibo na ipinapakita sa kanila. Pero sa huli mga to, lalabas at lalabas ang katotohanan dito. Hindi pa naman tapos ang pagdinig na ito eh. Tuloy natin. Mr. Chair, since the accomplishment report pursuant to the accomplishment report, the yung amount for the rental of safe houses were paid for 11 days. Yes, Mr. Chair. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yes. How about and how many acknowledgement receipts were submitted for this? Mr. Chair, for rental of safe houses, we received 34 acknowledgement receipts. How about for transportation expense? What was the amount? Ang masaklap dito mga tol, yung 34 acknowledgement receipt na yan, resibo lang talaga. Walang anumang description or anumang attachment kung existing ba talaga yung mga safe houses na yan. Yun ang problema. Di ba? Dapat, hindi sapat ang ganong sistema. Kasi pondo ng bayan ang pinag-uusapan po dito. Pero yun mo, tayo nag-ihikahus tayo sa nagpapawis tayo kung papaano kumita ng pera. Tapos ang ilang mga kababayan po natin naghihikahos sa buhay. Sa kabila ng paghihikahos sa buhay na yan, nauobliga pa rin silang magbayad ng buwis. Kasi lahat naman ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis eh. Mahirap man tayo o mayaman, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Bumili ka ng mga grocery items, merong value added tax. Mag-engage ka sa serbisyo ng iba. Merong value added tax, merong mga tax. Ibig sabihin lahat tayo. Kahit ang pulubi kapag kumain ng sardinas, meron pa rin tax yun eh. Tapos ganito lang gagastusin yung tax natin. Sasabihin lamang nung isang opisina porket ang namumuno dito si Sara Duterte eh ginasta sa pag-upa ng safe house. Hanggang doon lang hindi na natin pwedeng malaman. Mali yun. Kaya dapat magkaroon ng batas na tututok pa sa pagkakataong iyon. Pwede namang hindi ipaalam sa publiko dahil maaaring it concerns national security. Pero dapat alam mismo ng COA kung paano ginagasta. Hindi natin alam. Pero dahil may batas na nagsasabi dapat malaman ng COA, alam dapat ng COA na yon. Kaso lang sa ngayon walang ganun eh. Di ba kung ako mambabatas, isa yan sa mga sasabihin ko. Dapat magkaroon ng partikular na batas na bubusisi, na magbibigay ng kapangyarihan para bumusisi sa confidential funds dito sa COA. At hindi kinakailangan ipaalam ito. Iyon yung isa sa mga exceptions doon sa Freedom of Information Bill. Pwede natin i-exempt yun. Kasi hindi pwedeng malaman ng publiko dahil national security at stake doon eh. Pero at least, in the event na magkaroon talaga ng pagsusuri, during, for example, executive session, tago sa publiko, malalaman kung paano ginagasta. Eh dito, kahit pitpitin mo itong mga COA, hindi nila alam kung paano nagasta yung confidential funds eh. Kasi hanggang doon lamang
yung kanilang, sabi nga, ministerial duty, tumanggap na lamang ng resibo at paniwalaan yung sertifikasyon mula sa ahensya. Napaka-self-serving pa nga noon eh. Biruin mo, ikaw yung gagasta, tapos ang magse-certify, ahensya mo rin? Anong uri yan? Walang transparency. Ano, at higit sa lahat, parang walang accountability ang nangyayari. And the number of acknowledgement receipts submitted for its liquidation? For transportation, it's 10 million and the number of recipients is 72. 72 acknowledgement receipts? Yes, Mr. Chair. Now, for this purchase of information, the same requirement? Mr. Chair? Ilan pong, magkano po yung sa purchase of information? For the purchase of information based on the documentary evidence of payment, it's 14 million and the number of recipients is 142, Mr. Chair. Alam nyo mga tol, yung ganitong polisiya, okay yan kung tutuusin, kung tapat ang namumuno, kung tapat ang may hawak sa pondo. Kasi kung ikaw tapat ka, gagawin mo lamang yung nararapat para dun sa pondo na hawak mo, di ba? Eh ang problema kung manluloko. Paano kung ang tao na may hawak ay merong ibang interes? Di ang daling lokohin ang taong bayan kasi napakahina ng proseso eh. O kaya babalikan natin yung sinabi ng Office of the Vice President. Hindi pa pwedeng sabihin nyo na ito'y hindi kinakailangan. Ha? Huwag nyong gawing tanga ang mga Pilipino, Office of the Vice President. Bakit nyo sasabihin unnecessary ang isinasagawang investigasyon ng House of Representatives? At bakit nyo sasabihin hindi ito hearing in aid of legislation? Eh dito, kitang-kita namin ngayon na kinakailangan magkaroon ng batas dahil ang mga sistema na yan inaabuso partikular ng boss nyo. Nakalulungkot dito, opisina ng pinaka, isa sa pangalawa sa pinakamataas ng posisyon sa gobyerno ang pinag-uusapan. But sana kung si Sara Duterte lang. Hindi, Office of the Vice President na ang pinag-uusapan. Hindi ba kayo nahihiya dyan? Tapos sasabihin nyo pa sa co-equal branch of the government na hindi kinakailangan ito? Hindi nyo nga dapat dinidiktahan kung sino man. Dahil yung trabaho ng House of Representatives to conduct hearing in aid of legislation, yan ay inherent sa kanila. Likas na yan sa kanilang kapangyarihan. At for the purpose of check and balance, di ba? Dapat alam na alam mo yan bilang isang abogado eh. Merong power of the purse kung tawagin itong legislative branch of the government. Ano ba yung power of the first? Sa madaling paliwanag, ito yung pagsusuri na isinasagawa ng ating mga mambabatas para ang pondo ng ating bayan ay nalalaman kung paano ginagasta at kung paano gagastahin. Pero pilit yung iniiwasan yan, Office of the Vice President. Hindi dahil gusto ng mga tauhan dyan sa Office of the Vice President. Ang tingin ko dito, ikagustuhan niya ni Sara Duret, ni Duterte. Ha? Napipilitan na lamang sumunod yung mga tao dyan sa Office of the Vice President kasi yung pinuno nila, yun ang gusto. Okay. And for, there are two items for rewards for medicine and various goods. Tama po. Mr. Chair, there are actually three. Three? It's payment of reward, medicines, and payment of reward, various goods. What would be the amount allotted for each of the three? Based on the documentary evidence of payment, for payment of reward, it was 10,050,000. For medicines, yun? For reward lang. For reward lang. 10 million? 50,000. Okay. For the payment of reward medicines, it's
24,930,000. And for the third? And for the payment of reward various goods, it's 34,857,000. Okay. I-advance natin, mas maganda yung mga pagtatanong eh. Yung segundang mga tanong nitong si Congressman Chua dito kay auditor eh. Kasi dito specific na eh. Pakinggan natin ito. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, at kanina sinabi po ninyo sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Ano sagot dyan? Wala po, Mr. Chair. Yun ang problema. Ha, Office of the Vice President? Yun ang problema sa kasalukuyang sistema. Tinatanong ang COA, may idea ba kayo sa mga safe houses na ito? Walang idea ang COA. Kasi limitado yung kanilang kapangyarihan sa pagtanggap na lamang ng resibo at hindi nila pwedeng questionin yung nagbibigay ng resibo. Kaya dapat magkaroon ng batas on that regard. Sasabihin nyo ngayon, hindi kinakailangan ito? Para saan? Iserve ang interest ng boss nyo na si Sara Tambalustay? Wala po kayong idea. So ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, biruin mo, milyon ang pinag-uusapan, safe house. Ano? Ano ba purpose ng safe house? Diba, usually, kaya ka may safe house, kapag meron kang mga individual na kailangan protektahan, kailangan siguraduhin ang kaligtasan. Sino naman yung mga tao na yun? Ano? Di lang naman siguro yung tao, pwede rin mga impormasyon. O itatago mo sa isang lugar. Pero, sa loob ng 11 araw, para kumuha ka ng 34 safe houses. Di at least kung 34 safe houses, hindi bababa siguro sa 34 person din ang nandoon. At yung 34 person na yon na nandoon, hindi bababa sa 11 days na nandoon din sila sa safe house. Kasi kung wala sila doon, dapat wala ng safe house. Kung tao ang pinag-uusapan. Tapos magpo-fondo tayo doon ng halagang 16 million pesos. Kakaiba, di ba? Ito mga tol, malinaw na panluloko talaga itong ginagawa sa atin eh. Kaya nga nagtataka ako, kung ikaw nakakapanood ka ng balita, tapos pilit mong paniniwalain na walang mali sa ginagawa na ito ni Sara Duterte, tanga ka na talaga. Napakatanga mo na talaga. Kasi siguro kahit sinong tao, wag lang panatiko ng mga Duterte, ang iisipin dito, mali talaga ito eh. Meron talagang mali dito. Saan ka naman nakakita na 16 na milyong piso para lamang sa safe house sa loob pa ng 11 araw? It's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman, magkano naman po yung pinakamalaki?
Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong inisyo, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated... Katanggap-tanggap ba ito, mga tol? Milyong-milyong piso ng pondo ng bayan ang pinag-uusapan tapos ganito lamang yung patunay. Acknowledgement receipt lang. This is to acknowledge receipt of the amount of 1 million pesos for the payment of rental and maintenance of the safe house. Kaya dapat magkaroon talaga ng batas na susuri. Ano bang transaksyon meron dito? Ngayon, ang magiging argumento ng ilan dyan, para saan pa yung intelligence funds kung malalaman din lamang ng publiko? Hindi na nga natin gagawing malalaman ng publiko eh. Dapat magkaroon ng particular na batas na ito ay exempt sa scrutiny ng public. Pero kapag kinakailangang busisiin sa pamamagitan partikular ng isang executive session, pwedeng mabusisi dahil merong proseso na magpapakita yung sa katotohanan kung paano ginagasta itong mga confidential at even ang intelligence funds. Huwag nyo nang ipaalam sa public, kayong mga mambabatas. Di ba? Sa mga nalalaman ngayon ng publiko na wala palang ganyang sistema na puprotekta sa ating buwis, bumalangkas kayo ng batas na i-exempt ito sa kaalaman ng publiko, pero sa mga tao na pwedeng pagkatiwalaan para masabi nating merong para masabi nating may accountability, wag na yung transparency. Magkaroon lamang ng accountability kung sakasakali. Oh, 'yun ang kailangan dito, Office of the Vice President. Wag niyong sasabihin na hindi kinakailangan ang hearing na ito dahil iba yung nakikita namin. Ted. December 28. Tama po, Mr. Chair. Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po ba ang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment December 26, dun po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At dun naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days? Mr. Chair, it just means na nung date na yun po, nabayaran yung recipient po. Pwede but it does not follow na yun yung period covered. Yes, Mr. Chair. Pwede po. Ito yung pinupunto rin dito ni Congressman Chua na ang normal thing to do is magbayad ka muna bago mo i-avail yung lugar. Which is ganun naman kadalasan talaga ang nangyayari. Pero in this case, parang baligtad. Inavail muna yung lugar, tapos in a particular date, saka sila nagbayad. Na napaka bihirang-bihira kung imposibleng mangyari. Hindi ka ba nagtaka na minsan na wala na, na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka? Di ba normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-o-occupy? Yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi.
Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pag ganyan po, may mag-uupa. Pag-uupahan po ninyo ang isang... Pati si attorney ng Commission on Audit, parang nawiwindang na rin sa pagsagot eh. Ano? Kasi, eto ah, frankly speaking, pasensya na sa Commission on Audit. Tingin ko may alam din sila rito eh. Dapat maimbestigahan din itong mga tao sa Commission on Audit eh. Kasi kung ginaganap talaga nila ang kanilang trabaho, magkakabulilasuhan dyan eh. Bakit ganun ka-confident yung opisina, particular nitong si Sara Duterte, na mag-submit lamang ng mga ganyang certification, eh hindi nabubusisiin ang Commission on Audit. Although, ang pinangahawakan dito ng Commission on Audit, yung circular, oh, kaya somehow, hindi rin sila mapitpit ng House of Representatives. At sa punto na yon, yun yung kinakailangan magkaroon ng batas para baguhin yung circular na yun. Lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Karamihan. Hindi, di ba yun naman, wala, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Wala po pong information. Wala po pong information. Kasi ang normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chief. So ito po, po pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman. Possible din. Tama po ba? Yes, Mr. Chief. Ayun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba itong safe house? May wifi? Sa BGC? Basahin lang natin yung nakalagay sa resibo ah. Dito sa acknowledgement receipt. Payment of rental of safe house. Total amount 1 million pesos. 11 days, 90,000 per day. 4 days, 250,000 per day. Ang lupit. Napakalupit talaga nito. Kakaiba ito. Siguro kahit tumira ka sa isang exclusive subdivision, hindi ka magbabayad ng 90,000 pesos per day. Eh. Or worse, 250,000 pesos per day. May pakikita po ako sa inyong isang resort. Sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito, sa 1 million, bari magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yun sa 11 days, yung 1 million? Ito na yun, nakalagay na dyan. Si Congressman Chua naman eh. Nasa screen yun na po eh. May advance natin. Nasa screen na eh oh. Well, anyway, na sobrang busy na rin siguro eh. Kaya nagkakaganon eh. Tuloy natin. House naman po siya, Mr. Chair. Kasi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sinisafe house. Ilang... O baka sabihin nyo, hindi nakikita... baka nga naman hindi nakikita ni Congressman Chua itong nakikita natin. Ano? Pero imposible, naka-PowerPoint presentation ito mga tol eh. Kung ano yung nakikita natin ditong ipinepresent sa live streaming ng House of Representatives, nakikita din ito ng mga kongresista. Meron silang TV dyan eh. No? But anyway, baka nawaglit lang sa isip ni Congressman Chua. Ngayon mga tol, sa huli, ang punto dito, tinatrantado ni Tambalustay ang pondo ng bayan. Malinaw na pantatrantado ito. Saan ka naman nakakita ng ganyan?
Tuloy nga natin itong balita muna. Yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I ask you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, eh, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds ito, bahagi ng kontrobersyal na 125 milyon na pondo na ginastos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Kaya kahit anong gawin nila, hindi nila magawang magpaliwanag sa taong bayan. Kasi ano yung ipapaliwanag nila ito? Sa kanila manggagaling yan? E pag sa kanila nang galing yan, para nilang binato yung kanilang mga sarili, kumuha ng bato at ipinukpok sa ulo nila. Kasi ang nakikita ko din dito mga tol, hindi inakala siguro nitong Office of the Vice President or ni Sara Duterte na hahantong sa punto na maiimbestigahan ito sa House of Representatives. Kaya tiwalang-tiwala sila. Tiwala sila na dahil okay na nga sa COA at hindi naman maiimbestigahan, makakalusot sila. E ibang nangyari. Winalanghiyan nyo kasi mga Duterte ang co-equal branch ng gobyerno eh. Di ba? Lalong-lalo na yung tatay mo, lalong-lalo na yung mga supporter ninyo, winalanghiya ang House of Representatives. Tapos ang pinakahuli, winalanghiya nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, makakalusot kayo ngayon? Sabi nga ng mga lehitimong oposisyon, blessing ang nangyari. Which I believe, baka ganun talaga. Kasi kung kakampi pa rin itong si Sara Duterte, I'm sorry to say this, pero baka ang mga kongreso kung kakampi siya, pasensya na kayo mga kongresista, natulog naman kayo sa kangkungan nung 6 na taon, yung panunungkulan ni Rodrigo Duterte, totoo naman yun eh. Pero salamat at hindi pa huli ang lahat na itutuwid nyo yung mga pagkukulang nyo sa nakalipas na 6 na taon. Sa mga bagong halal na kongresista, mabuhay kayo. Pero yung mga kongresista dyan na natulog-tulog lamang sa panahon ni Rodrigo Duterte, eh, okay na yan. Na itutuwid nyo ngayon yung mga pagkukulang nyo noon. O yun ang pagkakamali ng mga Duterte dito. Kinalaban nila ang House of Representatives. Tingnan nyo ngayon, nahahayag ang kalokohan ninyo. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Bari, magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yun sa 11 days? Oh, mukhang tama naman si Wonder Woman. Ano, maaaring alam niya ang sagot pero gusto niyang madinig mula sa Commission on Audit mismo. Sige, tuloy natin. Yung 1 million. Mr. Chair, 90,000. 90,000? A day? Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkano po lumalabas yun in 4 days? 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Hindi po kayo nagtaka. Wala naman po information kung gaano kalaki building po. Wala po kayong. Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawa ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe houses na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report
ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagpapatupad ng OBP initiatives and confidence building. The COA relies only on the documentary evidence of payment, mainly. Tama po? Yes, Mr. Chair. And yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Okay, in other words, para bang ang sinasabi niyo sa akin, parang ministerial na lang yung trabaho niyo pala. Yun ang problema at yun ang dapat mabago. Hindi pa pwedeng ministerial lang ang trabaho ng COA. Bakit pa tayo nag-COA? Kung ganyan lang din pala. Dapat magkaroon ng batas na talagang magdidikta sa COA na busisiin ang mga ganyang proseso. Tapos pipigilan nyo ngayon, Office of the Vice President, sasabihin nyo na hindi kinakailangan ito? Sasabihin nyo na hindi ito hearing in aid of legislation? Eh kung walang public hearing na ganito, hindi nila malalaman na ganyan ang sistema eh. Ewan ko kung alam nila. Pero hindi malalaman definitely ng taong bayan na ganyan ang sistema. With that, maraming salamat sa inyo mga tol.